evening mga spikitik. So nandito pa rin tayo sa bike lane dito lang ngayon sa Alabang. And may bago tayong i-check the bike. Ito si Java Suprema. Ayan, napakaganda niya mga spikitik. So tara, check natin itong bike na to. Tara. So ito na nga mga spikitik, si Java Suprema. Ayan, no, napakaganda. So pagdating pa lang sa kanyang frame mga spikitik, no, pagdating sa kanyang frame, makikita niyo sobrang glossy ng kanyang paint job para kay Java Suprema. Yan, napakaganda. So simulan natin sa kanyang frame. So pagdating sa kanyang frame mga spikitik, no, ang frame niya is may pagka-aero, syempre road bike to. And ang ginamit sa kanyang frame size is size 46. Yan, kitang-kita, walang daya. And pagdating naman sa kanyang FD, ang ginamit sa kanyang FD, syempre solid na bike. Bibigyan natin ng magandang FD ha, mga spikitik. So ang ginamit sa kanya is Shimano 105. And then pagdating sa kanyang crankset, ang ginamit sa kanya, syempre 5034 ang ginamit sa kanya. So this is 11 speed mga spikitik. Alright, so tara, check naman natin ang kanyang chainstay. Oh, ito, ang dami nakalagay dito sa kanyang chainstay mga spikitik. Mga nakalagay dito is advanced nano carbon, extreme drive frame, superior quality frame construction. Ayan, no? Sobra. Ang daming nakalagay dito na information about this bike. So, that's all about for Suprema. So, makikita nyo, dito nyo lang makikita nyo sa bike lane. Meron din silang branches sa Taguig, which is malapit lang sa Signal, dito lang yun sa may Hagonoy. So babalik tayo dito kay Java Suprema. Kay Java Suprema, naka Shimano 105 yan, na RD. Yan, napakaganda mga spikitik, no? Yan, nakitang-kita, walang daya. So pagdating naman sa kanyang sprocket, ang ginamit sa kanyang sprocket is Sunshine. And then, check natin kung ilang dito, 11 2080. Yan, kita-kita, walang daya. And then ayun, pagdating sa kanyang brake calipers, nakalagay sa kanya is ito, hindi ko alam kung decaf din to. And bago sa paningin ko to. And ayan. And then pagdating naman sa kanyang wheel set, it looks like this is an alloy. Oo, alloy to. And ang ginamit sa kanyang wheel set is decaf din. And then sa tires niya naman, ang ginamit sa kanya is Michelin Dynamic Sport 700x25C. Yan. So ayan ang Michelin. Alright. So hindi siya tulad noong Java F3 nakalagay sa kanya. Ito yung mga ganun is mga naka-disc brake na. Alright. So balik naman tayo sa kanyang saddle mga spikitik, no. Ginamit sa kanyang saddle is decaf. Ayan. Kitang-kita, walang daya. Medyo maaraw lang sa side na to. Against the light. Decaf ang ginamit sa kanya. Medyo may kalambutan na rin. Maganda. Then, pagdating naman sa kanyang seat post. Ayan. Carbon yan, mga spikitik. May nakalagay na rin dito ng reflectorized. So, ayan yung mga freebies niya na nakalagay dito. And then, syempre, nakalagay na rin dito sa kanyang rail kung ilan yung maximum na pwede mong i-adjust dito sa yung saddle. So, syempre, mas maganda, aralin muna natin yung specific size frame na pwede sa atin. Alright? So, tara. Papunta naman tayo sa kanyang cockpit, mga spikitik, no? Makikita nyo, medyo may mga naka lagay pang mga cables, hindi siya tulad ni Java F3 na sobrang linis. Pero dito, makikita mo naman ang ginamit sa kanyang mga cables is naka-jagwire na yan. And ang mga naka-internal cabling naman yan. So, although medyo naka-expose, okay pa rin para sa akin tong bike na to dahil may pagka-aero naman yan. Depende na lang sa maglilinis ng bike kung paano i-adjust yung mga cables. Alright? So, pagdating naman sa kanyang headset, syempre naka-tapered na yan, integrated na. And then pagdating sa kanyang handlebars, ginamit sa kanyang handlebars is decaf na yan mga spikitik. So ayan, kita-kita, walang daya. May pagka-aero na rin yan. Okay. And then pagdating naman sa kanyang briefers, ang nakalagay sa kanya is decaf na rin. So
hindi siya straight na 105. Nakalagay sa kanya is decaf pa. Okay. So, mapunta naman tayo sa kanyang head tube. So, ito, naka-tapered na to, integrated or whatsoever. So, ayan, ang pagdating naman sa kanyang fork, itong fork na to is carbon. Ayan, kitang-kita. Then, makikita nyo, itong kanyang brakes is nakalagay sa likod ng fork niya. So, napakalinis. Sobrang linis na ito. Sobrang linis tignan kasi syempre yung iba makikita nyo dito nakalagay sa harap. Ito naman nakalagay sa likod. Okay? So carbon yung fork niya and hindi pa siya naka true axle. Pero okay na okay na yung mga naka road bike naman hindi naman ganun kaselan pagdating sa mga axle ng mga bikes nila. Alright? So ayun mga Spikitik, ito si Jabba Suprema. Ang presyo ni Jabba Suprema dito lang yan sa Bike Lane Alabang. Presyo niya is 58,000. Bisitahin nyo kaagad. Ay, syempre, sobrang ganda na itong bike na to. Sobrang bilis mabenta na ito. So, meron din silang mga FB pages. Lalagay ko na lang dyan sa description. Mga contact numbers, lagay ko na lang din dyan para at least kung may kailangan ko information about these bikes or any informations about their bikes in this shop, you just leave them a message or send them a message or just comment on their page and kahit ano pwede nyo sa kanila itanong, lalagay ko na lang yung description or yung FB pages nila. Alright? So yun mga Spikitik, ang quick bike check natin dito kay Suprema ng Jabba. So ano masasabi nyo sa specs ni Jabba Suprema and let me know, just comment down below. And then let me know kung anong mga kulang sa mga nabanggit ko dito sa bike na to. And kung may mali man ako nasabi, let me know. At least may matututunan din tayo. Pwede natin siyang balikan, pwede ulit natin siyang i-review para sa inyo. And also I would like to invite you guys na follow nyo rin ako sa aking TikTok account. Kung saan ako nag-upload ng mga kalokohan na hindi ko na-upload sa YouTube. Siyempre minsan may kahigpitan din si YouTube. And also, meron din akong Facebook page kung saan ako nag-a-updates kung ano yung mga i-uploads ko. Alright? So, please follow me on those social media platforms, including YouTube. Alright? Please don't forget to like, comment, and subscribe. Spikitik the Explorer. Ciao!